Pag nasa buffet ka, aminin, ang hirap mag-umpisa. Sa dami kasi ng pagkain, hindi mo alam kung ano ang uunahin. E paano kung isang klase lang ng pagkain ang hanap mo, pero gusto mo wantusawa pa rin ang kainan? Saan ka naman kaya pupunta? Yan ang food concept na pumatok sa Pilipinas pagpasok ng 2010 onwards. Ang temang unlimited. Hindi na nga lang daw text and call ang unli, pati na rin pagkain. Hello sir, this is your refill. Pardon sa amin. Thank you. Enjoy the chicken meat, sir. Ang restaurant na ito sa Muntinlupa City, ang unli na ibinibida, chicken wings. Sa halagang 208 pesos, matitikman mo na ang lahat ng 14 nilang flavors. Ang mag-BFF na sina Mark, Myji at Jana, mahilig daw mag-vlog at mag-food trip. Tingin ko po yung common po sa amin is first, mahilig po kami talagang maglokohan, magprangkahan po, and then next po is yung kumain po talaga. May favorite vlogger po ako talaga. Tapos po, gusto ko po talaga nabalikan yung mga memories na parang, ay, in 5 years, pag nakita ko to, ganito pala yung ginagawa namin. Ngayong araw, pumasa sila sa Unlimited Chicken Wings Challenge. Sino kaya sa kanila ang tatanghaling Unli Wings King o Queen? Kuya, isang Maple Master. Kuya, isa pong soda popcorn. Kuya, sa akin isang teriyaki. Masatap siya, pero medyo lasa ketchup. Kasi may ketchup, Mark. Tanggalin ko. Oo nga, pero... Uy! Grabe siya, pag mataba, kailangan ganun. Alam mo, Jana, pag pumayat ako yung basahin, pero dahil daw papayat. Sa dami ng naipong buto sa kanilang mga plato, mukhang nasulit ng tropa ang Unli Wings. Ang tanong, sino naman kaya ang nakarami? I ate a total of 18 wings. Ako po ay may total na 22. Total of 26 po. Kahit training mo sa wing parts, super sulit na lang. Hindi ko ito kaya. Chicken lover talaga ako, so kahit anong chicken niya, mga ihaw, wings, or fried, talagang gustong-gusto ko po. And yun nga, yung kay Mark, sa vlogs niya, natutuwa rin kaming masama, lalo pag food tripping, kasi that's one of our ways para i-relieve yung stress namin. Halos lahat naman daw ng flavors ng Unli Wings mabenta sa mga customer. Pero dalawa sa mga ito, kakaiba. Nakatikim na ba kayo ng chicken wings na mas pinasarap ng mangga at ng cola? Yan ang malalaman natin ngayon kay Ian, mango rojo, yes, ang ating gagawing sauce. Yes, ma'am. So, mango sauce on yes. Chicken wings. Hmm. Parang imposible yan. Parang imposible. Pero gagawin natin posible. Okay. Sa isang pan, tutunawin ng butter. Paano nyo naman na-discover na pwede ang mangga na mag-sauce? Eh, parang pang-dessert yung mangga. Ano lang po yan, para maiba din. Kasi sa ibang mga restaurant na ganito, oo. Walang ganun. Kaya tinry namin, nag-click naman. Sunod na ilalagay ang mango puree. Corn syrup. Corn syrup. Hahaluin lang ito hanggang sa kumulo. So, pwede siyang i-dip lang or pwede rin ibubuhos na ganun. Okay. Alright, okay. Ready to eat. Ready to eat na siya, ganun na. Tamis, ha? Kakaiba siya. Lasang-lasa talaga yung mangga. Para siyang, di ba kapag kumain ka ng Korean na mga chicken, medyo matamis yung sauce niya. So, parang may ganun siyang klase ng flavor na manamis-namis siya. Mula sa mango sauce, ang gagawin naman natin ngayon, soft drink sauce. Soda pop! Sa paggawa ng soda pop sauce, ibe-blend lang natin ng cayenne pepper sauce, paprika, ay ang dami, ganun talaga karami. Garlic powder at soda. Kapag malapot na, ilalagay na ito sa pan. At sunod namang ihahalo rito ang tomato paste. At saka brown sugar. Opo. Hahaluin ito hanggang sa lumapot ang consistency ng sauce. Oh my gosh. Parang ang anghang-anghang naman ito.
hindi, medyo ano lang. Yung amoy lang maanghang. Amoy lang siyang maanghang? Mayroon konti. Oo, actually, mas gusto ko to compared to the mango. Ito, manamis na miss din siya. Pero meron siyang konting kick na anghang. Mas may flavor siya. 2016 nang magbukas ang Wing Bites sa Muntinlupa City. Kada araw, umaabot daw sa 200 to 300 kilos ng pakpak ng manok ang nasiserve nila sa mga customer. Chicken wings is very versatile, no? Chicken wings can be served as a snack. Chicken wings can be served as an appetizer. And chicken wings could also be served as a dish. So they came up with an idea of why not introducing unlimited chicken wings here in the country. Just like the trend of having fries and burgers here in the country is very much a fad. Sa Pilipinas daw unang nauso ang mga restaurant na may temang unlimited. Ito yung mga kainan na iisang klase lang ng pagkain ang sineserve, pero wala ring limit.